Kasi po yung pong 10 days quarantine ay sa DOH, no? Okay. Sa Bureau of Quarantine. And then ito turn over po sa mga sa LGU. So yung po ang pinakasensitibo rito pag turnover sa LGU, kailangan constant monitoring, talagang mabantayan at walang lalabas dahil nakita naman po nasa report niyo kung kaano kadelikado ito, no? At of course, andiyan ang PDITR. Andiyan ang testing natin, andiyan ang isolation at ang contact tracing lalong-lalo na po, no? So yun po ang mga habang nagbabakuna po tayo ngayon, kabayan. At gusto kong sabihin na yung 120,000 na dating target, ngayon po ay nakaka 200,000 a day na po ang mga alkalde ng Kalakang Maynila. Nabanggit po ninyo ang contact tracing, pero sinasabi ng Metro Manila Councils ay kakailanganin po natin ang halos 5,000 contact tracers. Meron ba tayong budget at meron ba tayong makukuhang kataon na contact tracer na 5,000? Well, ganito po yan, no, kabayan, no? Yung pong Department of Labor ay nagbigay sa amin ng 15,000 na contact tracers siguro mga 3 months ago. Ang nagagamit lang po namin ay 5,000, so may 10,000 pa po kami. Tamang-tama po ito, kabayan, for 2 months, no, 5,000 each. Bukod pa ito sa mga contact tracers na hinire po ng mga local government units. Po. At Chairman, kamusta naman po ang ating healthcare utilization rate dito sa Metro Manila? Ngayon naghahanda nga rin po tayo laban dito sa iba't ibang variants na pumasok po sa bansa. Joyce, sa totoo lang, maganda ang mga ICU beds natin, maganda ang hospital natin, ang mga kaso'y pababa. Pero tama po kayo, no? Huwag tayo magpakampante dahil gantong-ganto nung pumasok ang UK variant to March o February. Lahat kampante, pa-GCQ na tayo nung araw, pero bigla na lang tayong binulaga. Kaya nga ito maganda dahil lahat nagpepepara. Tama ang Department of Health, wala pa sa na-contain kaagad ito, effective border controls, effective lahat. Dapat lang lahat talaga maging vigilant and please, yung maskara natin, napaka-importante po nito. Chairman, baka lang po alam po ninyo, kamusta naman po ang pag-hit ng target natin ng population protection, particularly sa NCR, sa pagbabakuna po? Well, napakaganda po ngayon, no? Nag-i-exceed na po sa target ang mga Metro Manila mayors, no? Siguro ang para lang po alam po natin, no, ang herd immunity 70%. Ang population protection is you protect the first three, medical frontliners, senior citizens, tsaka persons with comorbidities. Siguro kaya ito, bago mag-November, kayang-kaya po ng Metro Manila mayors po ito. Mhm. Depende ho kung may bakuna. Mhm. Well, dumarating naman na kabayan, no? In fact, maraming bakuna po ngayon, no? At sa amin lang, just to give an example, ang aming senior citizens sa Mandaluyong, halos 85% na bakunahan na po namin. Sa San Juan, kung di ako nakakamali, halos kalahati ng populasyon nila ay nabakunahan na nila ng first dose, no? So, napakaganda po. Halos hindi nakakalayo ang mga LGUs na kanakamay nila. We're just on target. And this is quite important dahil kung titignan mo border controls, you're talking of airports and pier, eh. Di ba ho? Okay. Eh, alam naman natin, sentro ng Kalakang Maynila, kaya dapat maproteksyon talaga ito. Chairman, ang pinag-uusapan ninyong, pinag-uusapan natin border control, are we talking yung border control sa mga biyahero from abroad o kasama na ang local dyan? Well, more of sa biyahero, kabayan, galing abroad dahil karamihan po ng variants, no? Titignan po natin yung UK at South African, dahil ang Pasay ang pinakamalapit sa airport, siya po ang unang tinamaan noong araw if we're going to look at the history po ng mga variants, no? Kaya nga talaga naghihigpit ang ating mga airports at mga pier po rito. Sa ngayon po, doon muna dahil wala pa naman tayong the document ng mga may sakit na across na umiikot, no? So it's more of yung international po.